Yes, nahack din ba yung YouTube account mo kasama na yung AdSense at saka Google account mo? Kung ikaw ay nahack yung account mo, panoorin mo yung video na to. Ituturo ko sa inyo paano ma-recover yung YouTube channel mo, yung Google account mo kasama na yung Google AdSense mo. Yes, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Mark Christopher. Pero yung aking na-hack na account is yung Pinoy Influencer. Pwede nyo i-check ngayon sa internet, so okay na siya. Alright? So ngayon guys, before tayo mag-start, okay lang ba na i-hit nyo po yung subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell? I will notify you kapag may bagong upload na video. So, ano ba yung aking channel na to? So, ang aking channel na to is all about YouTube. So, kung anong-anong mga concern nyo about YouTube. So, halimbawa, gusto nyo dumami yung views nyo, dumami yung watch time nyo, dumami subscribers nyo, okay? At papaano gumawa ng magandang content, well, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel. Okay? So, ngayon, yung aking topic na ngayon is yung alam naman natin, guys, or nasabi ko na, yung aking YouTube channel na Pinoy Influencer ay na-hack or na-hijack nung March 29, 2020. So, March 29. So, una, kwento ko muna kung paano na-hack. Tapos, ano yung steps na ginawa ko, bakit ko na-recover at paano ko na-recover. Kasama na yung account, lahat yan. Okay? So, tapusin mong panoorin yung video. Huwag kang mag-i-skip para malaman mo kung ano yung ginawa ko at kung ikaw ay hack yung account mo, ano rin yung gagawin mo. Okay, so ang strategy or yung sasabihin ko dito is step by step na ginawa ko kung bakit ko na recover yung aking account. So, una, kwento ko muna paano na hack. Okay, na-hack yung aking account sa email. Okay, so anong klaseng email yung nakapag-hack sa akin? So, hindi siya PC, kundi ito ay sponsorship email. Ano yung sponsorship email? Merong mga certain companies or brand na gustong magpa-sponsor sa'yo. Ganun ang nangyari sa akin. Ang masakit, okay, yung title niya is Russian. Russian po yun. Ibig sabihin, hindi ko mabasa. Nga lang, yung text ay English din. Ito yung isang dapat nyo mapansin sa sponsorship na mga nag-hack. Mataas yung offer. So, ang offer sa akin is around siguro mga 20,000 pesos na to 50,000 pesos for sponsorship. Ano yung sponsorship nila? Parang makikipag partner sila sa'yo, babanggitin mo yung brand nila. Ganun lang kasimple. So, nakita ko sa akin, merong mga sinasabi nila doon na malaki, and then merong sa baba, sa gitna, merong tinatawag nilang Google Docs. Merong Google Documents na kapag clinic mo pala yun, okay, makukuha na nila yung information dun sa yung Google account. Which is, ito yung nangyari, hindi ka agad yun pala kukunin yung account mo. Hindi. Hindi sila kaagad hindi nila kukunin ng mabilis yung account mo. Okay, it took siguro mga 1 month, 2 months, or 1 week, 3 weeks, depende, bago nila i-shutdown yung YouTube channel mo. Kaya magugulat ka na lang. Okay? So, nangyari sa akin siguro mga 1 month na yung email na yon na na-click ko yon. Alam ko, ang totoo nga, nakalimutan ko na na-click ko yun eh. Okay? So, ngayon, yun ang nangyari. So, ang masakit nga sa akin noong March 29, hindi lang iisa yung hinak nila, more than thousands of YouTube account yung hinak nila ng sabay-sabay. At pinalitan nila yung aking information ng Microsoft US. Merong mga articles na lumabas na massive hijack, nakasabay yung aking YouTube channel doon. Okay? So, yun ang nangyari. So, ngayon, papaano ko na-recover? Okay? So, ito yung mga steps na dapat mong gawin para ma-recover mo ang yung YouTube channel
Google account or AdSense. Ito yung mga steps na dapat mong gawin. Una, huwag ka munang mabwisit. Kasi ako nung una, nabwisit ako. Okay? Pag na-hack yung YouTube channel mo, huwag ka munang mabwisit. Okay? Bakit? Ibabalik nila yan. Kaya lang, i-investigate nila. Meron kasing internal team ang YouTube channel, YouTube at saka Google, na ang trabaho nila, walang ibang gagawin kundi nandun sa dashboard nila. So, kaya nilang i-recover yon. Okay? So, huwag ka munang matakot, pwedeng i-recover yan. Okay? Pero para una, siguro ang ituro ko muna, para maiwasan na natin yung ano ba yung dapat mong gawin pala. Para wag na tayong pumunta dun sa pag-hack yung account mo. If you're watching at hindi pa na-hack yung account mo, ito yung dapat mong gawin. So, dapat meron kang Google authentication. So, install mo yung Authenti, then kailangan mong i-install yon. So, Google Authenticator. Hahanap yun ng 6 numbers na dapat nakalagay doon sa 2 step. Tapos, dapat meron kang Google Recovery email at saka Google Recovery phone number. Tapos, dapat minomonitor mo lagi yung security doon sa yung YouTube or sa yung Google account. Chine-check mo yon. Nagpa-pop yon sa mga sa cellphone number mo. Dapat. Okay? Pag sinabing dapat, eh, kailangan mong gawin. Okay? Para makaiwas na sa hack. Ngayon, ito na. Paano yung ginawa ko para ma-recover? So, matagal-tagal tong video na to. Kaya, huwag ka mag-i-skip. Huwag ka mag-i-skip. Ituturo ko sa'yo ano yung ginawa ko. Ito yung first dapat mong gawin. Kapag lumapit ka sa kahit anong pwedeng lapitan about sa concern mo, iisa lang dapat pala para hindi sila maguluhan. Kasi pinagpapasapasahan ka pag nangyari yon. Okay, may mga naglalagay doon community, pwede kang kumontak sa community. Yes, pwede rin sa community. Sa community ng support, community nila, pwede. Okay, so pwede mong ilagay yung concern mo doon, sasagutin ka rin nila. Pwede rin yon. Merong third party na sasagot sa'yo, ipapasa niya sa internal team. Pwede yon. Meron pang isa, pwede rin po sa Twitter, yung @teamyoutube. Yun yung nagpabalik sa akin ng aking YouTube channel. Yung @teamyoutube sa Twitter. Nag-post ako sa Twitter ko, tapos i-mention ko yung @teamyoutube. Ano yung concern? Ganito. Sinabi ko, @teamyoutube. May account hijack on March, ganyan-ganyan. So, i-DM kanila, direct message kanila, and then pwede po kayo magpasa doon ng mga concern nyo. Pwede rin yung support@youtube.com. Yun po yung sa support naman. creator-support@youtube.com. Yun po yung isa na pwede rin. So, pero kapag nakakontak na kayo sa isa, huwag na kayong kukontak muna sa isa para huwag silang maguluhan. Kasi ang nangyari sa akin, kumontak ako sa support, kumontak ako sa team YouTube, yung sa community, hindi ako nakumontak doon. Ang nangyari, dalawa pa yung email ko, so kinokontak ko yung dalawang email ng support na yon. Kaya lang ang nangyari, dahil kumontak ako soon sa team YouTube, sabi nila, nung okay-okay na sana, please contact team YouTube. So, pinapasa na nila dun din sa team YouTube. Kaya dapat huwag ka nang maguluhan. Ganito yung dapat mong gawin para mabilis yung recovery. Na sa tingin ko, yun yung paraan nila para mas mabilis na ibalik yung account mo. So, nakakontak ka na sa creator support. Halimbawa, creator support@youtube.com. So, yun yung i-email mo. Once na i-email mo, sasabihin mo yung ano yung mga sasabihin pala doon. Dapat alam mo yung email na nahahack. Kung YouTube channel, yung YouTube channel ID mo, dapat isesave mo na lang yon. Ito pa dapat. Dapat kung kailan mo ginawa yung YouTube account mo, dapat isave mo yon. Kasi tatanungin nila yon. Okay? So, ano pa? So, dapat ay ano pa ba? AdSense PUB ID. Parang ganun, publisher ID. Ano pa ba yung mga tatanungin? Kung kailan na-hack at paano na-hack.
Yun lang yung mga tatanungin. Ang pinaka the best na step na gagawin mo para mabilis na ma-recover yung account mo, yun yung ginawa ko. Nung una, puro lang ako salita. Wala, hindi nila nire-recover. Ginawa ko, in-screen record ko yung mga sinasawa, yung mga ginagawa ko. Yun yung best way. Kasi makikita na nila mismo. Eh. Papanoorin nila yun. Okay? So, screen record. So, pa-English-English na lang tayo muna sagsag nito. So, sasabihin mo doon, eto yung step na ginawa ko. Halimbawa, inilagay ko yung aking email. Inilagay ko yung password ko. Diba? Hindi lumalabas kasi na-hack na. Sasabihin mo doon, so, eto yung lumabas. Eto yung nakikita nila. Okay? So, papakita mo ulit lahat ng gagawin mo. Tapos yun ang isesend mo sa kanila. Pag nag-resend sila, okay, konti na lang mababalik. Siguro mas mabilis mabalik sana yung channel ko. Yung channel ko pala is 2 months and 3 days bago na ibalik yung buong YouTube channel at saka ako. Yung YouTube channel ko, 1 month and 7 days na hack. Pero yung Google ko hindi na ibabalik after 2 months and 3 days. Okay? So ngayon, ang pinamabilis yun nga, screen record mo yung concern mo, then isesend mo sa email na yon na creatorsupport@youtube.com. Diyan mo isend. Hintayin mo yung response nila, huwag ka munang mainip. Hintayin mo lang yung response nila. Yun yung sa akin na pinakamabilis. Yun yung mga huling mga ways, yung mga pamamaraan ko para maibalik yung account ko. Eh yun nga, effective nga. Kasi nakikita na nila mismo eh, yun sa kwan mo. Tapos, nung kahapon yan, kahapon, nag-send na sila ng isang email, okay, yung email na yon ay nandun na yung reset password. Yun yung laman. Reset password. Within 7 days yun. Halimbawa, hindi mo nabasa, okay lang siya. After 7 days, hindi mo nabasa, okay lang siya. Reset, ibig sabihin, maglalagay ka na dun sa form na yon ng password na bago mo. Kasi nung una, sabi ko, ito nga ang password ko pa rin. Sabi nila, ayaw. Kasi, look like you used that previously, parang ganun. So, gumawa ko ng bagong password ko. And then, yun nga, na-reset na yun. At tapos, lumabas na yung aking Google account. So, yun lang yun, guys. Ganun lang kadali. Kung alam mo yung gagawin. Eh, ang masakit, nung ako na-hack yung account, 200,000 na yung subscribers ko. Hindi ko pala alam sa... Sino ba yung lalapitan natin dito? Wala pala. So, sana itong video na to ay makakatulong sa'yo kung yung YouTube channel mo ay na-hack din. Pero kung hindi, para maiwasan mo. Or paano mo i-recover. Okay? Kasi sabi ko nga, hindi maiiwasan yung ma-hack yung account. Kasi kahit anong security, hacker nga eh. Yung hacker, di ba? Ang pinagbabawal lang sa hacker kung nakawin yung banko daw eh. Okay? So yun yung step by step na gagawin mo kapag na-hack din yung account mo. Okay? Ang hindi na lang na ibabalik, yung kita pala. Yung kita. Ayaw mo na muna. Ayaw mo muna kasi. Once na-hack yung AdSense account mo, i-hold nila yung lahat ng payout sa AdSense na yan. I-hold nila. Para secured. Kasi baka mamaya merong mag-hack pa yung account na yun. E makuha nila, makuha yung pera. So, para sigurado, okay, hinuhold nila. Ngayon, kung ikaw ay na-hack din pala yung account, at naguguluhan ka pa, merong dyan sa comment section, mag-type ka, o willing akong i-guide din. Sasabihin ko, or gagawa ako ng step-by-step na gagawin mo para maibalik yung YouTube channel mo. Bigyan mo na lang ako ng komisyon. Hindi, joke lang. Okay? So, if you have concerns about YouTube, kahit anong YouTube problem dyan, so napagdaanan ko na lahat. Yung pin mo, hindi dumating, okay? Ako hindi dumating, pero nakuha ko yung pera ko 4 months bago ko nakuha yung kita ko sa YouTube. Okay? So, sige, kahit anong problema na ganyan sa YouTube, Google, so alam ko na yung gagawin ko. Kasi alam ko nangyayari na sa akin yun. 4 months na, hindi pa dumarating. Yung iba na prostrate. Sa akin, hindi ako na prostrate. Kasi alam ko, magagawa ko pa rin yun. So, yun, nangyayari na sa akin yun. Hindi ko na kuha yung pin na yung nakalagay dun sa mail. Hindi dumating sa amin. Ewan ko anong problema. Yung mail ba o yung YouTube? Pero yung pangalan nito, yung silver button ko, nakuha ko naman. Kaya ewan ko anong problema. Mailing system siguro ang problema.
Okay? So, once again, yun lang yung ginawa kong steps kaya ako na-recover yung aking account. Okay? So, sana, kung ikaw ay na-hack yung account mo, at hindi mo alam kung anong gagawin mo, sige, comment ka dyan sa comment box. Babasahin ko yung mga tanong nyo tungkol sa paano i-recover yung YouTube account. So, once again, this is Mark Christopher. Kung nagustuhan mo yung video, i-hit mo na yung like. Kapag sa tingin mo, meron kang kakilala na na-hack din yung account niya, i-share mo tong video sa kanya. At huwag mong kalilimutan na mag-subscribe dito sa YouTube channel na to. Kasi itong channel na to ay nagtuturo kung paano dumami yung views mo, subscribers mo, at watch time mo. So, once again, this is Mark. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.